Yeah, you must be funny, practical with the customer. My chura like this, don't worry about my chura. It's Siriano. Yeah, we have mabait customer, Malabon, Nabotas, Valenzuela, Bulacan, madami customer po. The food quality, I try to bring the best, and but I not increasing the price because I want people to taste the lovely food talaga. Spices niya, original recipe niya yon. I try to give my best and I cook with love po. I love to cook. I love to serve people. When I see you happy, I am happy. Talagang from the heart daw talaga. I try my best to make you happy, everybody, guys. Habibi, come to Navotas. I am the adopted son of Philippine. I want you to come all, support Baba Shawarma, keep always coming. Kuya Ate, pumunta dito. Siriano dito sa Navotas, Tangos North, Buenaventura, sa likod, Iglesia ni Cristo. Sarap-sarap talaga, promise. Tinitinda po namin ay beef shawarma, pita, and beef fry. Tapos ngayon may bago po kaming chicken biryani. Siyempre authentic, tapos may mga spices, 13 spices yun. Pero secret spices. Ako si Joanna Albaduan, asawa ni Baba Shawarma. Sa beef shawarma, pita, 75. Kapag may cheese. The price is 110. Sa ngayon, biryani, 185. Chicken rice din kami na thigh and leg part din siya, 150. Open po kami ng 4 o'clock hanggang 8 o'clock p.m. Tuesday to Sunday. Close po kami ng Monday. Nagko-combine talaga yung lasa ng chicken tsaka ng rice. Lalo na basmati rice yung gamit. Siyempre, dito sa atin, bihiran magkaroon ng mga tindang ganun kasi mostly talaga Middle East country ang nagbebenta nun. So, yung ibang tao siguro nasasarapan din kaya laging mga bumibili sila. Mga vlogger po, madami po eh. Una si Kapood Trip, Explorer si Cez. Manila foodie, si Quinay. Tapos, sino pa ba? Napanood namin to sa TikTok. Tapos, sa dinayo namin dito. Sulit naman yung pagpunta namin. Iba nga siya sa ano, na tikman naming shawarma na nasa labas lang. Si Tito Jom, si Manuel Olaso, madami na po. Kalye po trip, mga siguro, lagpas po 10 eh. GMA 7, ano, si, dapat alam mo, si Kuya Kim, tsaka si Miss Susan Enriquez. 24 oras, si Katrina Sol. Kasi dun kami sa mismong ano eh, sa mismong studio. Ano sabi, generous. Tapos pinagkaguluhan din doon. Ayun, generous daw si Baba, tsaka masarap daw po talaga. Pero sabi ni Ma'am Katrina Son, iba talaga daw ang lasa. Nag-take out pa nga sila eh. So many restaurant. I work with restaurant, I work with army, with the police, I work everywhere in Dubai. Pinapasukan niya dati, puro Arabic food yun.
I study hospitality management po and tourism. So according to this study, you have to be involved in the kitchen, everywhere. If you want to be a real manager, you are involving everywhere. You must know the ingredient, the preparation, the cook line, everything. Siya nagmamanage nun. Manager siya doon at the same time, hands-on talaga siya. So because of that, I have experience everywhere. Either here or kebab or grill or biryani, whatever, I have experience. Nobody teach me. I study this. Galing kami ng UAE dati, tapos... This study, then I work also on the actual. I work in Dubai 17 years po. So I got so many experience about this food, Arabic food. Also, I can cook Filipino food, but I don't like to interfere. Nauna ako sa kanyang umuwi. Then sabi ko sa kanya, may nakita kasi kung ano, nagtitinda sa kanto ng shawarma. Pilipino. So sabi ko, pinagkakaguluhan. So sabi ko, siguro kung asawa ko ang magtitinda ng shawarma, magkakagulo din. Kasi authentic eh. Iba ang lasa, chicken, tsaka ano, beef. Tapos yun, edi ano siya, baka sakali siya, nagpunta siya dito. Tapos yun, after 1 week, bili agad kami ng gamit sa Divisoria para mag-start kami ng business. Ayun, umokay naman siya. Nagulat nga kami kasi nung umpisa namin, balak lang talaga namin yung typical na ano lang, yung merienda lang, yung pupunta lang isa pa isa-isa, tapos biglang dinumog na ng mga customer, pati mga vlogger, dire-diretso talaga siya. Yung iba po kasi siguro dahil syempre alam na nila yung taste ng mga, yung mga OFW nagsisipuntahan dito, sasabihin nila, ang sarap kasi namimiss nila yung mga lasa ng shawarma sa ibang bansa, so dinala ni Baba dito. Baba shawarma kasi ano, wala, parang mabilis tandaan kasi yung anak namin, ang tawag sa kanya Baba, as in father yun eh. So kaya tinawag na lang namin Baba shawarma, yun. Dalawa kami nagtutulungan, sa sauce ako, minsan siya, tapos sa gulay, pagkat ng gulay. Ako, minsan siya din, tapos, pero pag sa mga marination na, siya na yung nag-ano. Kaya ano, madali siya nakapag-adjust. Marunong siya makisama kasi yung mga katrabaho niya dati is mga Pilipino din. Saka mas gusto niya mga Pilipino kasi masisipag daw. Tawa ko, masipag talaga yan. Sobrang hardworking yan. Sa umaga gigising yan kahit kulang yung oras ng tulog niya. Siya magpe-prepare lahat, hands-on talaga siya dyan sa shawarmahan namin. Botong-boto nga dyan, mami ko eh. Minsan nga, kami pa nagtatalo ng mami ko, pero silang dalawa, parang silang magnanay. Ginugusto siya ng mga customer kasi mahilig din siya makipagbiroan.
Tapos talagang mahilig siya magbigay ng libre, ganun. It's lovely, Filipino lovely. They are loving food, they are respectable. Nobody disturb you here. As long you are respectable, nobody come to you. Nagiging bonding din namin tong ano, tong business namin kasi ano, ayaw niya din ako magtrabaho sa labas eh. So ako kami dalawa. She's mabait po, she's careful. That's why I married Filipina. Yeah, they care about all details. Even your birthday, what you like, what you hate, they care. Arab woman, not doing this one. Gusto siya kasi lagi siyang nagpapatikim eh. Tikman-tikman nga daw, tawag niya tikman-tikman. So magbibigay siya ng mga, ano, yung mga free na slice ng chicken. Yeah, you must be funny, practical with the customer. Madami rin talagang pila. Pag nakikita niyang naghihintay ng matagal, talagang binibigyan niya ng mano kahit hindi niya na iniisip kung malulugi kami or hindi. The food quality, I try to bring the best and but I not increasing the price because I want people to taste the lovely food talaga. Every week or 2 weeks, I'm going to Divisoria to buy the Arabic spices, Indian spices, some material here. Pinupuntahan dito ng mga tao siguro kasi hindi lang dahil masarap kundi mas mabait talaga si ano yung asawa ko. Di katulad sa ibang bansa, mahirap mag-isa. So kahit nandito ka na lang sa Pilipinas, at least kasama mo yung pamilya mo. Makakapagpundar din kahit papaano mo. Para mas lumago yung ano, kasi hindi lang to yung balak namin eh. Balak talaga namin mag-restaurant ng Arabic food. I try my best to make you happy, everybody, guys. In God's name, I will expand more. Inshallah, maybe in Malabon, my next plan for Malabon. Then, in God's name, I hope. I want you to come all, support Baba Shawarma, keep always coming. Ayo, wag lang gumastos ng gumastos. Wag ano, pabugso-bugso ng ano, pag-iisip sa paggastos. Dapat ano, ano ba? Wala, masinop ka lang sa pera. Sabi nga ni Baba is, di bali ng konti ang kita, importante. Meron kang kinikita sa araw-araw. At saka, nagugustuhan ng tao yung produkto mo. Thank you.
I love to cook. I love to serve people. When I see you happy, I am happy. Okay lang naman dito sa Pilipinas magnegosyo, mahalaga kasama mo pamilya mo. Tsaka kung may ano, kung may kailangan mo ng tulong, may tutulong pa rin sa iyo. Ngayon po, si Babang Shawarma nandito na po. Masarap, malasa. Sobrang masarap, matamis. Matamis, sobra. Yeah, I try to give my best and I cook with love po. I am the adopted son of Philippine. Tignan niya niya yung shawarma ng daddy ko. Malasa, masarap, stansya, Pilipino. Habibi mean my love. Pinapasalamatan ko yung mami ko tsaka yung lola ko nandito. You can visit my page on the Facebook, Seriano Dito, 9,000 follower. My location here is Tangos North, Navotas, Bonaventura Street, Palenque, sa likod Iglesia ni Cristo. Put in the Google pen, Baba Shawarma Navotas, derecho dito.